Matinding knockout artist na Bombay. Walang takot na pinautang ng suntok matapos mangailangan ng matinding laban sa ring. Hindi man ganoon kakilala ang boksingerong ito, pero halos lumayas ng boxing ring ang bawat makatapat nito sa tindi ng kanyang kamao. At ang iba pa nga ay dinudurog ng husto ang buto bago pauwiin ang bansa. Edad 27 anyos, tubong Negros Occidental, lungsod ng Baguio City. Jopper El Guapito Montano, 16 wins, 14 by way of knockout. Matinding pakikipagsapalaran ang dinanas nito sa bansang sinilangan. Dahil magmula sa pagiging musmos, tanging pagboboxing na ang naging katuwang para mabuhay. Nagsimula ito nang masaksihang lubos ang kinang ng pangalang gumimbal sa buong mundo, Manny Pacquiao, na nag-iisang hari sa walong dibisyon. Magmula noon ay hindi na natapos pa ang pangarap nitong pasukin na rin ng buong loob ang boxing. Bagamat tutol ang maraming tao sa kanyang pakikipagpakbakan, dahil ang laro nga daw nito ay hindi katulad sa karir na ginawa ni Manny. Ngunit kung maaaninag ng husto ang kakayanan nito, matinding lalim at sariling taktika na may talas ng kukote ang bitbit nito bawat laban. Kung kaya't ang bawat ihain sa kanyang harapan ay nagsisilbing masarap na putahe para magtanghal. Mataas ang knockout ratio nito na katulad ni Pacquiao, southpaw ang pangunahing laro sa pakikisalamuha. At para malaman ng maraming panatikong Pinoy ang kalidad nito sa ibabaw, ating saksihan kung paano nito nilalapa ang bawat boksingerong naghahanap ng matinding laban. Eto na, ang bakbakang Jopper Montano versus Muhammad Bilal. Battle for WBO Regional Welterweight Crown. Welcome sa ating commentary podcast. And this is the latest fight of Jopper Montano aka El Guapito. So, si Jopper Montano po ang ating itatampok sa ating usaping ito at ating kikilalanin ng gusto ang boksingerong ito. Black trunks para sa ating kababayan. White with gold naman sa kanyang Bombay. Uy, grabe yun. Dumilipad yung kalaban. Actually, ang kalaban niya rito ay isang Pakistani o Bombay kung tawagin. Ating alamin, anong uri ba ng laro? Mayroon itong si Jopper Montano. Meron ba itong kapasidad maging world champion? Dahil batang-bata po ito, si Jopper Montano. May edad na 27 years old. At katulad po ni Manny Pacquiao, ito po ay southpaw kung maglaro. Pero ang matindi po rito, kaya niya maglaro din ng orthodox. Paiba-iba po ng stunt ito. Wow! Lumilipad yung kalaban! Ganyan po katindi itong upcoming rising star ng Pilipinas. At patawa-tawa lang doon yung kanyang katunggali rito na grabe manakit itong si Jopper. Ow! Sobrang solid yung mga butega. Nakita niyo yung laro ni Jopper, no? Papansin niyo. Talagang walang takot sa kanyang kalaban. Walang respeto. Eh no, sinasabayan niya. Pero ang matindi dito kay Jopper, bago siya sumabay, eh sinisigurado niya munang siya ang mananaig sa palitan ng kamao. Oh, yun, yung mga matitinding galaw ni Jopper Montano. At mamaya-maya lang ilalabas pa yung mga matitinding laban nitong Jopper Montano. The gift of life is never more or less. Yung laro nito ni Montano, naaalala ko yung bakbakang Casimero tsaka Ramirez. Nung fight na yun, paiba-iba ng stunt si Casimero. Bagay na ginagawa ngayon dito, ha? Ni Jopper Montano. Oh, pasok lahat! Matitindi po ang pinapakawalan ni Jopper Montano kontra Bombay. At talaga namang napakagaling kumat ng ring nitong si Jopper Montano. Oh! What a shot by Montano! At kitang-kita mo rito yung kanyang katunggali. Umiiwas eh.
Kanina sumasabay, ngayon, oh! Konting trivia po rito kay Jopper Montano. He is a two-time sanction title holder, no? Dalawang regional belt na po ang nahahawakan nito ni Jomar Montano. Kabilang na yung Asian Boxing Federation at ang WBO Oriental Welterweight belt. Oh, what a move by Jopper Montano. Straight, grabe. Yun yung pinakakakaiba kay Jopper Montano. Yung mga straight niya, diretso sa mukha ng kalaban. Kung titignan mo, kara mo, normal na Pilipino lang na lumalaban. Pero makikita mo sa kanya eh, yung spirit of hungry sa boxing. And kung papansinin mo yung laro ng kanyang kalaban dito, nag-iba. Battle for survival yung ginagawa ng kanyang katunggali rito. Tulad niyan, inuunti-unti na lang ni Jopper. At talagang nasaktan doon, ayan oh, nagre-reklamo pa. Oh, pasok ulit! Ang galing nga kumonekta nitong si Jopper Montano. Yun yung mga bentahe dito ni Jopper. Pasimpleng pumapasok pero grabe yung konekta eh. Speaking of connection of punches, para siyang may pagka-similarities ng konti kay Emmanuel Baquero Navarrete, kung saan hinahabol ng mga suntok yung kalaban. Kala mo mahina, kala mo mabagal, pero may continuous punches itong si Jopper Montano. And take note brother, 147 po ang kanilang pinaglalabanan rito. Timbang kung saan kinaroroonan noon ni Manny Pacquiao. Ganitong ganito yung laro ni Emmanuel Navarrete. Pag nag-hahalimaw sa court, sa ring. Oh! Oh, tinatama. Ang galing kumonekta. Grabe, bibilib ka talaga rito kay Jopper Montano. Sa kabila ng likot ng kalaban, hindi mo aakalaing welterweight maglalaro. Forever is the strangest thing. Oh! Ayan na po. Grabe, lahat ng suntok niya kumonekta po sa mukha ng kanyang katunggali. At mukhang danas ng kanyang kalaban rito yung bigat ng labang pinasok. Oh! Nice body punches by Jopper Montano at parang paayaw na yung kanyang katunggali. Oh! Body punches po. Grabe. Kanina puro ulo. And then ngayon tinapos ng pasimpleng body punches. So sundan po natin ang bakbakang ito dahil medyo nabitin po tayo. Ito yung replay. Oh, yun. Body punches po talaga. And then hirit sa ulo. Bang! Baba pa lang, inilaglag na eh. So ito naman yung next fight. Bakbakang Jopper Montano versus Kulbir Daka. Kung kanina po, Pakistani yung kanyang kalaban o Mumbai. Ngayon naman po, kalaban niya taga-India. Meron po itong kalaban niyang 6 wins, 3 by way of knockout at 2 talo. Abangan niyo po yung gagawin dito ni Jopper Montano. Dahil kakaibang pressure ang ihahatid ng ating kababayan dito. Para itong bakbakang Pacquiao versus Amir Khan. Dahil Amir Khan po talaga may lahi pong Pakistani. So isipin na lang natin, no? Ito yung bakbakang yun. Speed and combination ang pinapakita rito ng kanyang kalaban. Pero in terms of connection, power, and pressure, yun po ang bentahe dito ng ating kababayan. So konting trivia lamang po sa kanyang kalaban dito. Ito pong naka-blue trunks with the black. Ito po, a former WBO Youth
super welterweight contender. At may edad po na 22 years old, batang-bata. So, in-expect po ng bansang India na ito ang kanilang rising star. Oh, what a connection of punches by Jopper Montano. Ito yung pinaka nagustuhan ko sa unang kita ko pa lang kay Jopper Montano. Sobrang galing kumonekta ng punches. And sa timbang na ito na welterweight, mabigat na rin ho ito. So big deal po yung mga punches na pinapakawalan sa timbang na to dahil mabibigat po rito eh. Ipinapakawalan. Oh! Grabe yung rapid of punches nitong si Jopper Montano. Hindi napapagod. Sugod ng sugod and may bigat yung mga suntok. Oh! Grabe. Complete package po para sa akin itong si Jopper Montano. Remember, merong 16 wins po itong si Montano. At meron naman pong 14 knockout. So dapat po maalagaan po itong boksingerong ito. Ma-handle ng magandang promoter sana para sa akin. Dahil may potential para sa akin eh. May body punches, hindi tamad sumuntok. Yan yung mga boksingero para sa akin na nagiging world champion balang araw. And batang-bata pa po. 27 years old. At abangan nyo maya-maya ng konti kung paano niya tatapusin itong uri ng bakbakang ito. No? Maganda rin naman yung ginagawa ng katunggali niya rito. Kung saan na dumidistansya ng matindi gamit yung jab. And good back pedal para sa kanyang kalaban. Oh, yun talaga yung mga body punches. Oh! Bibilib ka talaga sa body punches ni Jopper Montano rito. Ang laki nung kalaban niya, no? Napakahirap pong tamaan sana niyan. Dahil gagamit po ng distansya yan, pero ang galing. Ang galing mag-set up ni Jopper Montano. Siniset niya na maglaban sila sa mid-range. Ayan o, tulad yan. Pak, pak! And then pag nakapasok na sa mid-range itong si Montano, tsaka bibira ng mga bodega. Kasi pag ganyan po yung bakbakan, ano, brother, yung mid-range, talo po dyan yung may mahabang galamay. Kasi hindi niya mamaximize yun eh. And at the same time, mahirap pong pakawalan yun agad-agad. Pag mahaba yung galamay mo sa mid-range, lugi ka. So magandang estilo to para kay Jopper Montano. Yan yung rapid punches ni Montano. At abangan natin mamaya yung pangatlong isasalang natin na bakbakan, ano? Yung pinakamalakas na nakalaban ni Jopper Montano. Kung saan merong 7 wins and 7 by way of knockout. Yun na naman po yung mga rapid punches ni Jopper Montano. Talagang maaalala mo sa kanya yung Emmanuel Navarrete, no? Magkaiba lang sila ng build-up ng katawan ni Emmanuel Navarrete. Kasi si Navarrete, mahabat payat. Parang Eric Morales. Ito naman parang ganun eh, oh. Ang sipag sumuntok. Body punches. Tapos tipong hinahabol lang suntok yung alaban. Kumukonekta pa rin. Eh no, tulad niyan, pak! Siya po ang tinaguriang El Guapito. Ano sa tingin niyo, brother? Bakit siya tinawag na El Guapito? Dahil ba maingat siya sa kanyang laro? Posible, no? Oh, yan na. Grabe yun. Tumilapon sa labas yung kalaban. Ganyan po katindi. Yung impact ng suntok. Oh! Oh, pinaulanan na and tinapos na po yung bakbakan. At dyan po nagwawagi itong muli na si Jopper Montano. Ito naman po ang bakbakang Jopper Montano versus Kashayar Gasemi. Forever is the strangest thing. It's shorter than you. Blue gloves po para sa taga bansang Iran. Red naman para sa ating kababayan. So,
Patindi rin ho yung kalaban niya rito, no? Knockout artist ho ito. Isipin mo lahat ng laban, knockout lahat. So aralin natin yung laro dito ni Jopper. Ano ba yung pagkakaiba? At ano naman yung laro ng kanyang kalabang dito na knockout artist? Ito naman kalaban niya rito, kalawang Jorge Linares tsaka Antonio Di Marco. Kung matatandaan niyo yung laban ni Valero at Di Marco, ganito yung estilong laro ni Di Marco, no? Nakaporma lang din na, oh! Talagang kinakain sila ng pressure and punches connection ni Jopper Montano. Yun talaga yung bentahe dito ni Jopper Montano. Yung connection of punches. At mukhang inaaral lang din siya dito ng Iranian fighter. Galawang Antonio Di Marco, no? Sasaktan ng maigi. Parang ginawa niya kay Edwin Valero. Rest in peace, Edwin Valero. Oh, tinamaan doon si Jopper. Pero yung ibang ang galing umilag, ano? Sa ibang mga punches na tatama sana, naiilagan. Then yung laro ng kanyang katunggali rito, tumutukod lang, ano, sa kanya. Ang tanong, longing is the music. Kaya bang manaig ng estilo ng kalaban? Dahil tumutukod lang eh. Of life is never more or less. It starts at any time you like. At mukhang palaban talaga rito yung kanyang Iranian fighter na katunggali. Kasi pasimple lang yung bire, no? Tinitipid yung enerhiya. Actually, ganitong fighter, delikado talaga to, brother. Mahirap kalaban to. Kasi any time of the fight, pwede kang patulugin. Pero yung Jopper Montano, sobrang tapang, no? Ganyan yung laro ni Manny Pacquiao eh. Fearless. Kahit sino makatapat. So posibleng na-adapt yun ng isang Jopper Montano, no? Base naman sa ating inilabas dito ng fight, iba't ibang boksingero po yung nilabanan ni Jopper Montano. Merong Pakistani, may taga-India, and then the last one, this fight is from Iran. At inaasar-asar pa siya rito nitong kanyang katunggali na si Gassemi. Ano sa tingin nyo, brother? May pagkakataon bang maging world champion to? I-comment mo sa baba, brother, ha? Oh, yun naman yung mga body punches. At mukhang paayaw na yung kalaban. Nangaasar na lang. At parang may pasimple rong suntok, ha? Si Jopper Montano sa ribs. Sa may balikat ng kalaban. Eh ano? Kaling. Ano sa tingin nyo, brother? Ano ba yung kailangan i-improve ni Jopper Montano? Ano ba yung dapat pa niyang ma-improve pa, brother, no? So yan, nabali po yung balikat ng kalaban rito kaya umayaw. Meaning, may pagka-Golovkin pong power itong si Jopper Montano. At merong masipag na suntok at pinaka-nagustuhan ko yung connectivity of punches. So i-comment mo sa baba, brother, kung may pag-asa maging world champion. Maraming salamat at mabuhay ka, brother.